ba yung malalaman natin after natin makulik itong mga skeletal remain? Well, nasagot nyo na kung gaano siya katagal. Pwede bang, ano ko ba maliban doon? Ano ko ba yung dapat malalaman ng ating mga nakasubaybay na, I mean, the public regarding nga dito? Yes, like example, gaano na ba katagal itong mga buto na ito na nakuha po ng PNP nitong nakaraang 23 ng August? And then, well, magmamatch ba ito, of course, sa ginawa natin, sa pamilya? Yes. Okay. Paka-explain na ng po ito. Okay. Okay po. Ito pong investigation na to. Since na-atasan na po ang NBI na simulan, please be assured na we will be doing a complete investigation. Kasama po ba doon sa kaya o kapatid natin na malaman kung ano na patagahan ang isang buto exposed sa... Again, ma'am, we are going to conduct na complete examination as much as we are able to do in the medical legal division and the forensic chemistry division, along with Puerto District, Puerto Princesa District. Dito na po ang parang sa record. Ano po sa capacity na yun ng total investigation, yung capacity natin to have the, kumbaga, ilang buwan, ilang linggo, ilang araw na... Again, ma'am, as I said, meron po tong process. So may DNA analysis po tayo. Tapos meron din pong parte din po ng investigation ng mga agents natin. So, sa DNA, sa DNA po, sa analysis, ang makakasagot po yan yung ating DNA analyst. Ang makakasagot naman po sa investigation part, yung ating si Dr. Cedric at saka si Sir Gal. So, Cedric, may capacity ba ang NBI sa Pilipinas po na malaman kung yung ating bones ay ilang linggo? Yung question mo na ng concern niyan is ang DNA, katulad sabi niyo, ma'am. So, andito po yung representative ng sa ating DNA. Si andun po si ma'am, kaya lang hindi ko alam kung papayag siya magpa-interview po. So, siya po yung may authority na magsagot po tanong mo. Okay. Sir Cedric, since nandito na rin naman tayo, sir, pwede ba namin malaman kung ano na yung takbo ng investigation na isinasagawa ngayon ng NBI? And meron kasi mga lumalabas ngayon na mga pangalan na lately lang naman siya lumalabas, like may mga involved na PNP and other personality regarding dito sa pagkawala, sinasabing pagkahasa at pagkatay dito sa biktima. Lahat po yan, ang mga information na nakatanggap natin ay kinukonsider natin, katulad ng sinabi natin nakaraan. But as of now, kailangan natin hintayin yung result ng DNA na gagawin ng NBI. Habang naghihintay, welcome pa rin po ang mga concerned citizen na magbigay ng information sa amin at i-evaluate po natin ito at maging part ng ating investigation sa kaso na ito. Pero sir, sa ngayon ba, pwede namin malaman kung sino-sino yung mga identified POI dito sa kaso dito, sir? Sorry po, pero hindi po natin pwedeng i-divulge, baka ma-apektuhan sila. And then eventually, pag negative naman yung mga information na natanggap natin, so nakakawa naman. Pero may mga personalidad na ba na ito na pumunta na sa NBI para magbigay ng kanilang paliwanag or statement regarding dito? Actually, mga ilang personalidad na rin ang nag-appear dito sa atin. Ngunit hindi lang natin pwedeng pangalanan. Katulad ng sinabi ko, kailangan din natin proteksyonan ng ang pagkatao nila. Not unless na kinakailangan talaga na ibigay o ilahad sa inyo yung kanilang magiging affidavit. Pero as of now, kailangan natin hihintayin ang result ng DNA examination ng NBI. Yung odontological test po, kano'n yung ano? Yung ano, ma'am? Yung odontological test po sa meeting. So, hindi ko po masasabi yan. Yung expert lang po makapagsabi niya, ma'am. Maghintay lang po tayo sa lalabas na resulta ng DNA analysis muna. Tapos, we will let you know as soon as we have the information through Attorney Garbo. Okay. Sir, once na nag-positive din itong ang gagawing DNA examination, maging positive siya, ano yung magiging takbo ng investigation ninyo? Like, pupokus pa rin ba tayo sa dalawang naunang suspect or... meron tayong, I mean, lulukso tayo sa other, ano, like, kasi
meron mga ebidensya na like the CCTV footages na pagsakay nga doon sa Muntik, and of course, meron din CCTV na sinasabi sa Sidan na although kinonfirmed ng PNP before but binawi nila yung statement na ito. Ano yung magiging NDI? Lahat po ng binanggit nyo na posibleng maging part ng evidence sa pag-file ng kaso is magiging part ng evidence ng file ng PNP. So kami magiging support na lang doon sa file nila kung mag-positive ito. So hindi naman kami po pwede mag-file ng another case, so magkakaroon tayo ng technicality. So kung mag-positive, katulad ng tanong mo ma'am, so it will be part of the evidence para maidiin lalo yung mga suspect natin. Yun po ang antayin natin. So, kung sakasakali mang mangyari yan, so, I think we have to conduct a thorough and further investigation. Assessment ko, based on your initial assessment dito sa mga skeletal remains, mga gano'n at kaya sila kadagal, is it fresh pa ba or dati na? Hindi po tayo authorized na magsabi kung gano'n yung katagal dahil po katulad ng sinabi natin, may expert po tayo na dapat sila ang makakalak. Sila ang pwede magsabi, mag-identify kung gano'n na yung katagal. SK2 まるで引力のように素肌に吸い込まれていく。